Hi guys, what's up? So I'm back with another video. So ang gagawin kong video ngayon ay beauty haul. So bumili ako sa SM North ng mga beauty haul kasi pumapangit na ang lola nyo. Char. So ayan, bumili ako kasi yun, gusto ko lang bumili. Char. Kasi nauubusan na ako ng mga iba kong products. So nag-repurchase ako or tumingin ako ng mga bagong products na maganda sa SM North. Okay. Guys, by the way, pantay po yung kulay sa leeg ko, ha? Kasi baka sabihin nyo, hindi po pantay. Sa lighting lang po. Okay po. Ayan. Papakita ko na. Let's get started. Una, pumunta muna ako sa Forever 21. Pero imbis na damit ang bilin ko, ang mga binili ko eh mga pampaganda, mga makeup, ganun. Kasi dun lang ako sa may counter pumunta. Kasi, ewan ko ba? Nung time kasi na yun, wala akong beauty blender. Naghahanap ako ng beauty blender. Or sponge. Beauty blender? Wala pala. Mahal pala yun, besh. Yung sponge, so naghahanap ako nun. Kaya naisipan kong pumunta sa Forever 21. Kasi may mga ibang YouTuber na nagsasabi na maganda daw yung sponge nila dun. Ito yung binili kong beauty blender. Ay, beauty blender sponge. Ayan, yung isa black. And ganyan yung shape niya. And ganyan siya. And then, yung isa, yung shape niya is yung parang beauty blender. And, ayan, ganyan siya. Hindi din siya ganun kalambot. Katulad ng original. Ato, etong dalawang to, for two, this is $385. Mahal, besh. Hindi ko alam eh. Nagpapanik na kasi ako nun kasi wala akong magamit na sponge. So, ayan. Bumili ako nito. Kasi hindi pa ako nakakabalik sa Divisoria. Ito yung sunod na binili ko sa Forever 21. Yung eyelash curler na rose gold yung hardware niya. And then may dalawa siyang extra na yung nilalagay dun. Ayun. This is for 225 pesos. Hindi ko ba alam kung ano yung nasa isip ko noon at bakit ako bumili ng mga makeup sa Forever 21. Ito yung last na binili ko sa Forever 21. Bumili ako ng socks. Ayan, bumili ako ng socks na gray. Yung mahaba siya. Ayan. Ganyan yung tela niya. And mahaba siya. Teka lang, pakita ko sa inyo kung gaano siya kahaba. And ganyan siya kahaba. Kasi wala lang, wala kasi akong gantong ano, wala akong gantong socks. And naisip ko pwede ko rin naman siyang gamitin sa shoot. Or mahilig din naman ako magsuot ng socks kapag matutulog. So pwede ko siyang gamitin. Hindi ko alam din talaga kung ano inisip ko kung bakit ko to binili. And this is for $330. Okay. But, siguro sinasapian ako nung pumunta ako sa Forever 21. Next, pumunta ako dun sa SM Department Store, yung sa may mga makeup. Ito yung binili ko sa SM Department Store, yung L'Oreal na micellar water. Micellar ba? Micellar. Kasi naririnig ko mostly sinasabi ng YouTuber is micellar. So, yun ang sasabihin ko. Okay? Makeup remover. Pang cleanse, remove makeup, and pang soothe. So, okay naman siya. Kasi nagamit ko na rin siya. Yeah, okay siya. Oh my gosh, guys. Sobrang nakakainis. Kasi pumili ako ng concealer sa SM Department Store na galing sa NYX pala. Sa NYX ko siya binili. Tapos, nag-event kasi kami nung Saturday, which is kahapon. Kahapon lang pala. And then, ginamit ko siya, diba? Tapos, nawala. Hindi ko alam kung saan ko siya nilagay, kung may kumuha ba, or nilapag ko sa, nung habang nagme-makeup ko, nalapag ko sa kung saan man, tapos hindi ko na nabalik dun sa makeup kit ko. Tapos, ang mahal pa naman niya, kasi, ano ba yun? 360 siya. 360 siya, guys. Tapos,
sobrang konti pa lang yung nagagamit ko dun, tas nawala na. Ito yung next na binili ko. So, diba, nauna kasi akong pumunta sa Forever 21. And then, pagpunta ko sa SM Department Store, merong Real Technique na stall or yung Real Techniques dun. So, pagpunta ko dun, may Real Techniques akong nakita. And usually, yung nakikita ko dun, yung mga brushes lang nila, yung mga ganun. Then, nung tiningnan ko siya ulit, meron akong nakitang ganitik. Kunyari lang siyang nakaganyan, pero nagamit ko na talaga siya. Kaya, ayan, madumi na. So, pag kinumpare ko siya dun sa Forever 21. Pero, hindi naman siya ganun katigas. Katulad nung, hindi ko pa siya natatry na basain. Comment down below kung gusto nyong i-review ko siya. Kung okay ba tong sponge ng Forever 21. Pero, kung ako sa inyo, ito na lang bilhin nyo. Kasi this is for 460. Pero kung ako sa inyo, kung ayaw nyo nito, bilhin nyo na lang yung dun sa Divisoria kasi maganda rin yun. Okay, nang-influential lang ako sa inyo na bumili sa Divisoria. Pero, kung bibili kayo sa Divisoria, hawakan nyo muna siya kung malambot. Kasi meron dun yung sobrang lambot na sponge, pero meron din dun yung sobrang tigas na sponge. Kaya, mag-ingat kayo kung bibili kayo dun. Hawakan nyo muna, kasi pwede naman yun eh. Tanggalin nyo dun sa lalagyan and then hawakan nyo muna. Okay? Ito yung next na binili ko sa SM Department Store din. Lotion siya. Ayan yung pangalan. Ano to? Instant Whitening. Para siyang concealer para sa katawan. So, kung gusto nyo pumuti, ganun, instant pampaputi. Ayan, pwede to. Ginagamit ko lang to pang show namin, ganun. Siyempre, sa stage kami, wala lang. Or kaya may photoshoot, pwede rin. Ayan, ginagamit ko to. Para mas maganda yung skin ko sa, ano, sa camera, diba? Nabili ko yun for $175 lang siya. And bago ko lang to, unang beses ko lang tong nagamit, mas nagustuhan ko siya kaysa dun sa luma ko na instant whitening na lotion, which is yung GT something ba yun. Mas gusto ko siya kasi hindi siya malagkit and kaso nga lang mababa lang yung SPF niya. Yung SPF 15 lang siya. Eh yung isa kong instant whitening is 50 SPF. Sunod sa SM Dep, pumunta ako sa sa Watson's. Ewan ko, kasi paalis na ako nun. Tapos may nakalimutan ako ng bilhin, so dumaan ako sa Watson's. Ito yung una. Baby Skin Poreless Keme-Keme. Pore Eraser. Baby Skin Pore Eraser. Yung primer nila, ayan yung primer nila. Nasa box yan, pero kunyari lang, ginamit ko na to. Masasabi ko dito is, mas may nakikita akong effect kapag ito yung ginagamit ko kaysa dun sa FX na primer. Yung mattifying keme nila na primer. Mas may nakikita akong effect dito. Parang mas smooth siya, tapos mas natatago niya yung pores ko in a way, pero hindi naman totally tagong-tago. $299 siya. And then, bumili ako ng mga something sa Quick FX. Yun yung sinasabi ko, guys. Yung primer ng Quick FX, mas may nakikita akong difference kapag ito yung ginagamit ko kaysa kapag ginagamit ko yung primer ng Quick FX. So, ito yung binili ko sa Quick FX. Mura lang siya. Quick Tinted Moisturizer tsaka CC Cream. Kasi naghahanap talaga ako ng ano, sobrang lightweight na may coverage na parang ganun. So, hindi ko pa sila natatry. Comment down below kung gusto nyo gawin ko sila ng review or something. And then, ang sunod kong binili is BBholic from iWhite. Ang shade na kinuha ko is light. Ayan yung price niya. $24.50. Kasi yun nga, like I said, gusto kong matry yung mga BB cream. Kasi gusto ko lightweight lang. Yung good for everyday makeup, diba? Parang may kalbo dito. Ano yan? Ano yan, te? Ano yan? Yun. Ayan yung, ito yung susunod na binili ko sa Watson's. Deodorant siya na spray. So, ang bango niya,
amoy fresh lang talaga eh. Ang bango nga eh. Parang gusto ko nga siyang gawin pabango, pero hindi eh. Deodorant siya eh. And ang ganda nito guys, kasi hindi talaga, wala talaga akong odor dito. Kahit na namamawis yung kilikili ko, pero parang kampante ako na wala akong ano, odor. Nasa 120 ata to, something. Susunod na binili ko is, pumunta ako sa Trinoma kasi, so bibili kasi dapat ako nung toner ko, yung Witch Hazel. Kasi doon ko nabili yun sa Healthy Options dun sa Trinoma. And then pagpunta ko doon, wala na besh. Out of stock na sila besh. Naubusan pa naman ako besh. Pero meron silang iba pang Witch Hazel doon. Pero mas mahal na. 600 pesos para sa toner. Hindi pwede besh. Try ko na lang, tumingin na lang ako sa ibang healthy options. Baka meron pa naman, diba? Tapos ayun, pumunta na lang ako sa HBC and bumili ako nito. Sa Sansan Age Defense na serum foundation. Kasi sobrang kakaiba. Parang ngayon lang ako nakakita ng gantong foundation. Serum siya na foundation. And ganito yung packaging niya. Yung parang may sa gamot. And di ko alam kung ano yung una kong ipopost. Kung ito ba or yung updated school makeup routine ko. Kasi gagamitin ko to. Ito na yung ginagamit ko na pang araw-araw ko. Or sa school. Kasi basta may ginagawa ako. Panoorin niyo yung school makeup routine ko para malaman niyo kung paano ko 'to ginagamit. Okay guys, so medyo mahaba kasi ata tong video na 'to. Gagawin ko na lang siya ng part 2. So ito yung part 1 and kita-kits tayo sa part 2 nitong whole video. Thank you guys sa pag-nanood. Thank you guys for watching and don't forget to like this video and subscribe to my channel, okay? And see you on my next video. Bye!